Mga ka-solar, good morning. So, nandito na naman tayo sa do it yourself, no? Para sa 3 kilowatt, ano, anyway, based sa findings kasi doon sa Manila, no, yung control board daw yung nasira. So, therefore, ipapakita ko sa inyo mamaya paano palitan yung inverter, no? Anyway, sa panibago ngayon na paraan ng pag-aayos ng mga inverter, so board to board na siya. Hindi na katulad dati na spare parts, ano. So, ito yung kanya, board. Pinidala na po, ano, yung para 3 kilowatt, 24 volts. So, ito yung control board niya. So, kung meron kayong knowledge din sa electronics, ako pa sa inyo, bumili na lang kayo ng board, kayo na lang yung maglalagay. Okay? So, yun. So, saan po makakabili ng mga ganito, control board, at saka yung power board. So, dun mismo sa binilhan nyo ng unit. Kahit wala na pong warranty yung unit nyo, pwede pa rin po kayo makakabili ng mga ganito. Okay? So, kung makikita nyo dito sa inverter, honestly speaking, nakabukas na po ito, no? Kasi habang nag-aantay ako sa parts nya, okay, binuksan ko na para masigurado kung saan yung sira talaga or may lamat. So, tatanggalin natin yung screw ngayon, ano? Isa na lang to. Wala dalawa. Sensya na, wala akong cameraman. So, DIY lang din yung pagka-camera ko or pagbibidyo. So, yun. Okay. Sarang, so ito na po mga ka-solar. So, ito yung sa kuan niya, no, LCD. Ito yung connector niya. Yan. So, dito ko siya tinanggal. So, tingnan natin yung parts na pinadala. Okay. So, ingat lang din tayo sa paghawak, ano? Okay. So, ito na siya. So, yan. The same. Ito at saka yung dito. See? So, yan lang po yung papalitan natin. Yan. Tanggalin na natin yung mga parts, ano? So, ito, mag-ingat lang po tayo sa pagtanggal. Okay? Baka kasi mabunot yung van. Okay? So, yan. So, kung first time yung magtanggal ng mga ganito, ano? Mas mainam, videohan nyo para at least hindi kayo mawawala sa mga part kung saan ito ilalagay. Okay? Yan. Okay. So, visual check. So, ito na po yung tinanggal natin na kung ano, control board niya. Okay. So, wala naman siyang kung ano. Kahit sa solda, okay naman. So, ito na yung kung ano. Yeah. Ito naman yung ipapalit natin. Yung bago. So, yung mga MOSFET, okay pa? So, papalitan na natin siya.
So ganito lang mga ka-solar. Madali lang ano, magpalit ng board kaysa sa by parts tayo mag-aayos o magsusulda-sulda pa, no? So ito yung pinakamabilis na paraan ng pag-aayos ng inverter. Okay. So before yan, before natin ibalik, pakita ko muna sa inyo yung power board ng inverter, no? So yan. So yan yung mga sa power board niya. Okay, makikita niyo yung mga MOSFET. Yan. So ang pinalitan lang natin yung control board niya, yung dito sa taas. So yan. Balik na natin yung mga connections niya. So tips ko lang para mabilis lang yung pagbalik nyo, huwag nyo nang tanggalin yung mga cable tie na nakatali sa wire, for at least yung distance, ano, hindi mo siya malilipat kasi sakto lang siya kung saan yung slot na pwede sa kanya. Okay? So tulad nito, oh, naka-align lang siya. So ang gagawin natin, isusunod-sunod lang po ito paglagay. Yan. Yan. So ganyan lang po. Yan. Bilis lang. So ito. Okay. So last. Para dito. Ito. Yung para sa LCD niya. Okay. Sweet. Boto. Try natin i-check muna yung continuity niya, no? By using switch. So ito. So ang problema ng inverter na to, ayaw niyang gumana kung i-long press mo yung power on niya. So ito yung kanya, no? Connector para sa switch.
arrow up, arrow down, and then sa function button. So ang gagawin natin, ititest natin yung continuity. Okay, tapos ilulong press natin yung power on button kung hindi ba siya busted. Santayin lang ha. So dito mga kaibigan ha, yung sa baba para sa switch on and off. So yan yung i-tester natin yung continuity. Okay, para ma-identify natin kung okay pa ba or may sira na yung switch. So yun, itong apat na to para to sa switch. Okay, let's try. So paano mag-test sa continuity? So ito yung tester natin. Okay, lagay lang natin sa kung ano dito, may label siya para sa continuity. So yan, ganyan. So yung continuity ito. So kung itatouch natin yung dulo ng wire or yung probe niya, positive negative tutunog yan. Okay, so yan. So naririnig yung tunog. Okay, so ngayon naka off po yung switch niya. So kung makukuha natin, ano, wala. Pag ikuha na, focus yung camera pa sa switch niya dito sa loob. Ikita lang. Okay, so walang tunog. Pag ilulong press ko yung power button niya dun sa likod, kukunik ko lang ha. Okay, long press. Okay, so wala. Long press on. Okay, wait lang, long press ko muna. 1001, 1002, 1003. So wala. Again. So nagpa-power on siya. Pag i-release ko yung lever, wala. Okay. Ito sa kabila. Wala yung kabila, ito lang. Ito sa baba. So okay. So tumunog siya. So may say okay yung switch natin. So testing na natin yung inverter. Okay, so connect natin yung kanya. Ito para sa LCD. Yan. Yan. Balik na natin yung cover para matesting natin yung inverter. So bago natin takpan, i-test muna natin. Sige, pause mo lang muna pre. Maglagay pa tayo ng battery. So ito mga ka-solar, in-install niya na yung battery, ano, para pag-test ng inverter. So yung inverter 24 volts. So ang ginawa niya, sineres niya yung battery. So yan. So yan, kakabit niya sa inverter, ano? Yan. So ipifix muna. Sa actual meron po yung breaker, pero dahil sa testing lang po ito, okay, so hindi na namin nilalagyan ng breaker. So by that time na ma-connect na yung positive at negative sa battery, okay, baka magulat kayo ha, yung last na terminal na ikakabit niyo sa battery, mag-a-arcing yun. Okay, yung pumuputok. Pero hindi po yan kung ano, dahil yan sa capacitor. Kasi yung mga inverter natin meron po yung capacitor. So yan, para sa positive. So ganyan mga ka-solar ha. Pag once ulang breaker, so pumuputok siya, no? Kasi sinacharge na yung capacitor. So kung medyo magulat din tayo,
aasahan natin na magugulat talaga tayo pag ganun. Okay, anyway, sige. Okay na, na-fix na, sir. Okay. So, yan. Manda na yung inverter. Tingnan natin kung swabe na ba yung under niya nung pinalitan natin ng control board. So, ganun lang po ha. Pagpalit ng control board, napakasimple lang po. So, yung tips ko kanina, sinabi ko na kung ano yung nakatali dun sa cable tie, huwag nyo yung putulin kung hindi first timer nyo na magtanggal, ano? Pero kung bihasa na kayo, kahit putulin nyo yun. Okay. Kasi alam nyo na yung mga parts kung saan natin kakabit. So, job well done. Okay na po yung kuan, ano? Inverter, wala na pong error. Okay, wala nang unnecessary sounds na maririnig. So, swabe na siya. So, last na gawin natin, i-tester natin yung output ng inverter kasi meron nakalagay dito. So, ayan yung tester, sir. So, paano nga pala mag-test sa output ng inverter, sir? Saan ilagay yung paan natin? Dito lang. Hindi, yung ito. Para saan? Saan ikok? Volt. Okay, sa volts. So, ito na. Ang default niyan sa AC. So, sige. Yan, output. Live and neutral. So, tingnan natin dito sa tester. Uy, 4. 4.9 lang. Ang baba, sir. Baka hindi kuan yung well. Oh, yan. Yung dalawa na yan. Hindi. Dito, abante pa. Yan. Yes, yung, sir. Oh, ay, huwag mo hawakan. So, yan. Oh, meron nang to 20. So, how about sa input? Yung dalawa na yan. Okay. So, mga 4 or 8 volts. So, wala. Considered as wala, ano? So, yan. So, maraming salamat sa pagsubaybay. So, i-screw na po namin ito. So, thank you for watching, you know. Okay. Sa susunod naman, yung sa 6 kilowatt. Kasi yung sa 6 kilowatt namin, yung, kuan, ano, yung power board niya yung sira. So, gawan ko din to ng video para at least dun sa mga DIY natin ng mga kasamahan, lalo na kung wala nang warranty yung inverter nyo, bibili lang kayo ng power board or either yung control board, kahit kayo na po yung maglagay. So, salamat! See you on our next vlog. God bless!